And yung next po natin ay ang ating lupa. So, kanina po, meron po tayong lupa. So, right now, ito naman po yung isang variety po ng lupa na kung tawagan ay sweet angled. Yan, so iba po yung itsura kanina dun sa ating ipinakitang lupa. So, 15 cents po yung isang pack po na ito. Yan, so, try po natin magtali mo yung taon ng lupa sweet angled. This one. Ito ay lupa. Isang uri din po ng lupa. Yan, sponge cork yung tawagin. Yan po yung laman niya sa loob. Yan. So, yan. Lupa sponge cork. So, parang sponge yung laman niya. Ayan, yung hibre niya sa loob. This one is lupa. Yan, emerald lupa. Yeah, isang variety. So, napakarami pong variety ng lupa natin pong pwedeng itanim. Yan po. So, gumamit pa kami ito last year, kaya 20 cents po yung laman ng isang pack. Eh, ngayon po, nasa 4 na lang po. So, last year po, gumamit kami ng ganitong variety po sa ating garden. So, next po ay yan. Lima bean. So, yeah, Henderson Bosch. Hindi pa po ako nakapag-try. Ito po yung first time na gagamit po tayo nito. Yung Henderson Bosch lima bean. So, it's from 2022. Bagong seeds po to. So, I cannot give anything about this one dahil first time po namin magtatrim ngayon ng ganitong seeds po sa ating garden. So, titignan po natin sa summer kung ano po ba talaga ang tinatawag na Henderson's Bosch lima seeds. Okay. Actually, dalawa po yun siya. Yan. Dalawa po yung ating pindili. Try po natin kung paano po ano po yung itsura. Ano po yung magiging bunga ng ating or yeah. This one is lettuce. Ayan. Masarap pong gawing salad. Maaga po tayo nakapag-harvest ng lettuce kapag nagtatanim po tayo. So kahit indoor po, pwede po tayo mag-trim ng lettuce. Yeah. 60 to 75 days. Kaya alam po letos, hindi po siya gusto ng mainit. Yeah, mas gusto po ninyo medyo malamig ng konti. Ayan po. Pwede po siya ng direct seeding yan. Dahil nang ginagawa po ng ating tayo po ay nagtatanim. So, letos. This one is another variety po ng letos din. Yung early great legs. Yan. So, ito po tsura niya. Pagka tumubo na po siya. Yan. Yan po sa likod yung instruction niya. Yan po yung magiging ibibigay sa atin na bunga o na dahon ng po ating lettuce. So, another variety po yun ng lettuce. And this one is another variety po ng lettuce again. Lettuce salad bowl. Yan. So, medyo pagka purple po siya. So, yan. So, 50 days po. And direct seeding po siya kung magtatanim po tayo. Yan. Yan. So, last year po, gamit po tayo nito. And then, isa po siyang gabing salad. Kasama po ng tiny team tomato, yung cherry tomato. Simple nito ang red salad bowl na variety po ng lettuce. Ayan po yung tsura niya. Yan, parang gusto ko magtali mo yun sa loob ng bahay ng lettuce para makapag-harvest po tayo ng medyo maaga. Yan, lettuce. Pang salad po yung ating ginagawa sa lettuce. So, yan. Yeah, so this one is a free na buto po ng lettuce na tawag na merlot. So,
Kapag bumili po tayo ng buto online and meron po silang bagong seeds, meron po silang bagong variety ng seeds na limawa po ng lettuce, ayan. Nagpapadala po sila ng free. So, ayan. Bagong variety po siguro to. Ayan. So, patry po natin kung maganda po to. Ayan, taon. Yeah. So, free lang po siya. Ayan, oh. Free seed. Thank you for your order. This one is lettuce. Yeah, ito yung mga lettuce na kadalasan nating nakikita. Ayan. Medyo bulky siya, malaban siya. So, we're going to plant this one again sa ating garden ngayon ng taon. So, napakarami pong variety po ng lettuce. And this one is lettuce. Ito po yung mga tumataas na lettuce. Ito yung po kasi nasa ground lamang. That's once na nag-harvest po tayo, kinakat po natin yung mismong puno niya. But this one, pwede po siyang tumaas and dahon lamang po yung ating kinukuha dito. Ayan. So, direct seeding po ang ginagawa po natin ng lettuce kasi madali po siyang mabuhay. This one is lemongrass. Ayan. So, ngayon ko lamang po nalaman na ang lemongrass po pala ay mayroon po siyang buto. So, next time, pagpapakita ko sa inyo kung kano po kaliit yung buto ng lemongrass. Ito, paano po magtanim, paano po mabuhay. Yeah, so lemongrass. Tanglad po ang tawagin sa Tagalog or sa atin. Ayan. So, I can plant lemongrass sa mga susunod po na araw. And sabihin ko po sa inyo kung ano po yung tungkol sa lemongrass dahil buto lamang po ito siya. And karabihan po kasi sa lemongrass ang natin po natin yung steam, but this one we're going to plant yung po buto ng lemongrass, which is I'm so excited kung makapagpa buhay po tayo. This one is a leek. Yan, so this year hindi po tayo nagtanim ng leek dahil last a couple of years ago andayan po natin na harvest na leek sa ating garden and furnace lamang po natin siya. So hanggang ngayon ay ginagawa po natin. So, this last year ay hindi po tayo nagtanim ng leek. But this year po, we're going to plant leek. Yan, napakaganda po ito sa mga sinigang, sa mga sabaw, and panahin po siya. Yan, so next natin ay Old Tokyo. Oh, this one is Kumutsana Old Tokyo. Free lamang po siya. So, I'll never try this one. So, yeah, that's why hindi ko pa masabi kung anong pong uri ng but siguro ko parang lettuce din po siya kasi dahon po ang ginagamit niya. Yeah, so tignan po natin ngayong taon kung ano po yung ating free seed na Kumutsana Old Tokyo ang tawagin. Yeah, so we're going to try this one. Bagong seeds po siya or bagong variety ng lettuce or hindi ko alam. Heirloom seeds, and this one is saluyot. Saluyot seed. Wow, isa sa pinakamahirap na buhayin dito po sa aming lugar. Dahil gusto po nito yung init, hindi po siya gusto ng lamig. Pagka once po na malamig, ay mahirap po lumaki. Mahirap pong tumubo ang ating saluyot. Pero once po na uminit, summer, as in positive 35, positive 40, yan, napakabilis pong dumami ng saluyot seed. Napakabilis po niyang lumaki, kagaya po ng ating seeds sa saluyot na tanim mo na karang taon. This one po, pwede po tayo magtanim ng direct seeding po, and pwede po tayo magpa-germinate ng buto ng saluyot seed. So last year po ang ginawa po namin, nagkaroon po kami ng direct seeding, and then pa-germinate po kami. So ang lumabas po, kaya same lamang po yung outcome po niya nung nag-harvest po kami and yung lumaki po dahil po sa sobrang init. Basta sa umaga po dapat po tayo magdilig and din sa hapon po. And in the rest po, kailangan po talaga ng araw. Yan, saluyot. So this one po ay saluyot. 16 po yun siya. Ayan. Same lamang po dun sa atin. Nakita po kanina. Ayan, hindi po natin yan.
dito. Ayan, ang buto po ng saluyot. Tapos ito, nag-save po kami ng saluyot from last year dahil nakapagpabunga po tayo. Ayan, saluyot 21 kaling po sa ating garden. And ayan po yung buto niya. Yeah, so we're going to try this one kung ano po yung mangyayari ngayong taon. So galing po siya sa ating garden. Ayan, so excited na po tayo sa ating saluyot na galing po sa ating garden kung ano po yung mangyayari. And this one is, wow, this one is a ground cherry or tinuktinuong ang tawagin. So last year, wow, we have lots of ground cherry and napakatamis po at napakasarap yung ating ground cherry last year. Ayan, 2019 po siya nabuto, but last year po ay napakarami po natin harvest na ground cherry kaling po sa ating garden. So sa apat lamang po namin siya tinanim, I think tatlo or apat na puno lamang po yung tatlo o dalawang puno lamang po yung ating ground cherry po from last year, pero napaka hindi po natin nakakaya kainin yung ating ground cherry or tino-tino sa ating pong garden last year. Yan, ground cherry, another variety po ng ground cherry. Yan. So, ayan po, usual container plant with a sweet golden orange fruits. 70 days po bago makapagbunga. So, pwede po tayo mag-start sa loob ng bahay, sa basement. And then, after po nyan, pag summer po or spring at wala na pong frost, ay pwede po natin ilabas itong ating ground cherry. Or, tino-tino. Yan. So, right now, punta po tayo sa ating eggplant. The real black eggplant. So, wow. Isang variety po ng eggplant or ng talong that we're going to plant sa atin pong garden this year. Yan, real black eggplant. 8-12 weeks before last frost date. So, mahalaga po yun sa ating pagtatrim ng ating mga gulay. So, start indoors in a bright light. 8 to 12 weeks before last frost date. Yeah, nakalagay po yung instruction sa likod kung paano po magtanim ng real black eggplant. Isang variety po ng talong dahil dito mayroon tayo sinasabi nga Nagasaki long. Yan, Nagasaki long eggplant. So ganyan po siya kahaba. So isang variety po ng talong. Pero po, ang gusto ko po sa lahat ng talong yung millionaire eggplant. Ewan ko lang kung meron po tayo yan dito. So, ito naman po ay eggplant or aubergine violet. Yeah, so mahirap pong bigkas yung pangalan niya. But that is the eggplant that we planted last year too. So I think we have 3 varieties of eggplant or 4. Na turnin po natin sa ating garden yung nakarang taon. But this is the one. Yeah. And then, yeah. Slong purple eggplant. Yan. Ayan po. Ayan po yung buto niya. Yeah. Hybrid po siya. 50 seeds approximately po sa isang pack. Yan. 30 cm po yung kanyang haba and 5.5 po yung kanyang lapad. Ito po yung kadalasang talong na makikita sa Pilipinas, yung long purple. Yan. And this one is, we don't have a millionaire eggplant. Cucumber. Yan, cucumber. Napakabilis po niyang dumami dito. Napakadami po umamunga. Yan, so dapat po lang dito ay tanggalin po natin kagad yung mga bunga na pwede ng kunin para makapag pakalaki po yung mga sumusunod na yung mga susunod na bunga sa kanya, yung mga bulaklak. Kasi pagka once po na nagkaroon po tayo ng magulang na sa isang puno ay ihinto po yung paglaki ng ating mga iba bunga. So kapag habang tatanggalin po natin o nagpitas po tayo ng bunga ay dumadami po siya ng dumadami. So isang variety po ng cucumber na ating gagamitin ngayong taon sa ating itong munting taniman.
This one is ito yung ating harvest plate, harvest yung nakaraang taon. Yung waxy corn seeds. So I have a blog this one. Simula po ng ating pag-germinate and then pag-transplanting po and then pag-harvest po. Yeah, so waxy corn, sticky white, F1 din po siya. So ito po yung itsura niya, yung buto niya, and ayan po yung bunga niya. So tumataas po siya ng 6 or 7 feet, mataas po sa akin. Yeah, and then matagal po siya bago po ng bunga ngayong mga last year. So but anyway, nakahabol naman po yung bunga niya and matibay po siya sa frost or sa lamig, itong waxy corn seeds. This one is corn, honey and cream. So ito yung mga dilaw na uri ng variety ng corn, yung honey and cream. So same structures nasa likod kung paano mag-trim. So ang ginagawa namin sa corn kung kami katanim ay pinapa-germinate namin. So yung iba ay pinapaabot namin ng mga 3 to 4 inches bago po namin. Depende po kasi sa lamig eh. Or depende sa panahon. Pagka once po na-okay na yung panahon ay pwede po kami mag- direct seeding. Pero bago po yun ay binababal po muna namin sa ano, sa tubig na mainit. Nalagay po namin sa paper towel mga isang araw pagkatapos po nun ay diretso na po dun sa ating garden. So ganyan po kayo magtanim ng ating mais. Yeah. So kumpara po dun kanina sa white na waxy corn, ito naman po ay tinatawag na golden beauty hybrid. So baka po tatanungin kung ano po yung mas maganda, kung yung white or yung yellow. Mas gusto ko po yung yellow kumpara po dun sa white. Yeah, pero nasa inyo po yung kung ano po yung gusto yung variety ng mais. This one is chives. Ayan. Chives. Yeah, all yung chives. Chives. So, mabilis po siyang dumami, mabilis po siyang palamihin, direct seeding po. Mabilis lang po siyang itong chives po kasi meron po tayong tinatrim ng mga onion. So yung onion na lang po yung ating ginagamit maliban sa chives. Bihira lang po tayo gumamit ng chives. Yeah. So ito kaya onion flavor po siya. And this one is our carrots. Yan, the red Denver carrots, yung mga mahaba po na carrots na karamihan po natin nakikita sa mga palengke. Yan. So ito, yeah, ito ata ito yung pinakalas na nag-harvest tayo ng carrots. November, lumakapal na po nung snow, and then sinadya ko po yun na mag-iwan po ng isang row ng carrots. Yung rainbow carrots saka itong isang row ng variety ng carrots na harvest po ng November. So makapal na po yung snow noon, nasa vlog ko po yun. And then, sinubukan ko po kung ano po yung lasa ng carrots na nalagyan po ng snow. So it's been a week na nag-snow, tapos nag-snow at makapal. And then, sumukap ng harvest ng mga bata. And then, yeah, sana nga po sila, mas matamis nga po yung carrots kapag ka naalamigan o nagkaroon ng snow. Ito po yung sabi ko, yung kaleidoscope blend carrots po. Yan. So, meron po siyang red, may purple, may yellow, may orange, may white. So, sa isang pack po ng carrots na bag, ay meron po siyang limang kulay. So, rainbow carrots po ang talagin. So, nasa vlog ko po ito. Itong na-harvest natin ng carrots sa ating pong garden. So, ganyan-ganyan po siya. Next one natin ay ang carrots, Italia. Gusto. Yan. Carrots, so, giganti, flanke. Isang variety po ng carrots from our garden last year. So, we have 3 varieties of carrots sa ating garden nung nakaraang taon. This is the one. Now, this one is ating melon. Yan. New queen melon po siya. So, ito way to germinate this one sa loob ng bahay. Dahil kapag ka-direct seeding po, ay medyo mahirapan po tayo makapag-harvest. So, 63 days po
from transplant bago pa tayo makapag-harvest. This one is another type of a melon. Halona hybrid. Yan. Melon. Yeah, so napakarami pong variety ng melon na ating pwedeng magamit sa ating garden. The next one is another type of melon. Yung early champ hybrid yan. So, magkakaiba po yung kulay niyan ng yan, laman po niya or ng meat po niya. Totally orange talaga. And this one is yellow. So, yeah. Nagtanim po tayo ito last year sa ating garden. And, yeah, napaka tamis po ng lasa po niya. Mas gusto ko po yung cantaloupe kumpara po sa parang melon. Pero same lamang po din yung magkaiba lang sila ng lasa pero hindi na magkakalayo. But ayan, sa likod po yung instruction. Kailangan po natin siyang ipa-germinate. Ayan. Bago po natin i-transplant. Para mas madali po tayo makapag-harvest ng bunga. So, cantaloupe. Delicious cantaloupe. So, yun po yung variety po niya. So, makinsip po yung ating seeds na ito. So, sa loob po yung instruction. May nasa likod po yung instruction kung paano po magtanim. Spacing po niya. Ayan. So, seeds is from 2020 but we're going to use this one ngayong taon sa ating garden. This one is another breed po ng lemon. I mean, melon. Yan. I'm just kept seeing lemon. So, I just saw the lemon. So, melon, yeah. Green naman po siya. Ayong diplomat hybrid po siya. 64 days pa ako doon mag-harvest. Yan. So, ito po yung isang variety po ng melon. Yeah. So, ay, melon din po. White Lanzhou melon. Yan. So, yung kanina po is rough po yung skin na nito naman po ngayon ay makinis po na plain lamang po yung skin niya. Yan. So we're going to try this one. It's our first time to plant this one sa ating garden. Last year kasi ito po yung ginamit nating pantanim but this year we're going to plant this one. Yeah. And this one is cabbage. Yan. Chinese cabbage. Yan. I'm going to plant this one sa ating garden. Cabbage. Next is pak choy. So, Chinese cabbage naman po to siya. Yan. So last year, nakapagtanim po tayo ng cabbage sa ating garden which is early po tayo ng trim last year. Kaya lang, yun, kailangan po natin maglagay ng tabon, ng net para po sa ating cabbage dahil kapag hindi po, ubusin po siya ng mga insekto. Yeah, so, yan. So naman ay ang ating bok choy summer winners sa ating pong garden. So this one is yung ating spring pechay. Yeah, so ito po yung ating nakuwang buto ng pechay sa ating garden cabbage. Yeah. Yan po. So we're going to plant this one this year. Yeah. Magkaroon po tayo ng maraming bulaklak and marami pong bunga. Yan po ating cabbage. And this year po, we're going to try this one. And napaka marami po nating buto. This one is our green cabbage repolyo. Yan. So nakapag-harvest po tayo ng ating repolyo from last year. Kailangan pala tayong lagyan ito ng tabon para hindi po kainin ng slug yung ating tatrim na cabbage. And this one is our yeah, so pechay din po siya kagaya po nung kanina. So nag-save po tayo ng medyo maraming pechay. So I think it's from a summer pechay, hindi po kasi nakalagay dito. Kailangan po natin ay ito, full yeah, pechay spring and fall na pechay na pwede po natin gamitin sa spring or sa fall. Kung isa naman po, yun po yung ating summer pechay. So, yun nga po yung sasabi ko kanina na kailangan po natin mag-save ng iba't ibang buto para po sa iba't ibang
panahon ng pagtatrim ng penchay. Last one is, malalaman ko labor papers, pero malalaman ko yung label niya. Pero ang laman po niya na yung white pak choy na isang oras po ng barato ng penchay din. Ito. This one is after watermelon, small watermelon and bitter melon. Oh no, it's a bitter melon. Yeah, so from last year po, nakapag-save po tayo ng buto ng ating palaya sa ating pong garden. So dalawang variety po siya, as you can see po. Ito po yung kulay ng buto niya kumpara po dito. Ito po yung ating bitter melon or bitter gourd sa ating garden last year. So we're going to plant this one again this year sa ating garden. Yeah. This one is a bush bean. Yeah. So bagyo bean, parang ganun po. Ito po yung type ng bean na hindi po siya tumataas. Bush lamang po siya. Hindi po siya gumagapang. Yeah. So ito po yung variety ng bean. And then this one here is our long bean kung tawagin, or long king. So ito ata yung pinakamahabang bean sa our string bean sa ating mga variety po ng mga beans. Ayan, 50 seeds po yung laman ng isang pack. Ayan, stringless, tender and delicious po. So variety ka, adapt different climate conditions. Yun po yung maganda sa long bean po dahil nakapag-adjust po siya kung malamig or mainit po yung panahon. So this one also is a long bean, yung hanging noodle po. Ayan, early maturing, 35 seeds naman po. Mas konti po yung laman nito ng seeds. Ito po ay nasa isa. Ayan, so yeah, so last year po gawin po tayo ng mga ganitong I think 4 or 5 variety po ng string beans yung ginamit natin last year. Hindi po kasama dun yung dwarf na mga beans, yung mga baggy beans, yung kanina pinakita kong beans na mababa lamang po siya. Ito. So long bean, tapos na po yan. This one is Orient to Wonder. So isa ko rin po ng variety ng string beans. 72 days po siya baka makapag-harvest. So nagkakaiba po yung bunga ng mga string beans natin. So makikita na po natin kapag nabunga na yung ating string beans na ibang variety po siya dahil po sa bunga. Yung iba po may green, yung iba naman light green lang, yung iba naman po may konting dot ng puti. So doon pa lamang po malaman po natin na iba-iba po yung variety ng ating string beans. And this one is our bean. Stringless. Yeah, so baggy bean, tawagin sa atin. Bush lamang po siya, yan. Hindi po siya mahaba. Hindi po siya gumagapang. Yan. Last one po natin ay ang ating bush green. Yan, so hindi po ito gumagapang. From the word bush po. Yeah, so pero mahaba po dyan yan. Yung string beans, hindi po gaya ng baggy beans na sandang ka lamang po yung haba, but this one is umabot po siya ng 12 inches po yung haba. So we just like used this one last year and ang dami po niyang mabunga. Tuloy-tuloy po yung bunga niya. So yeah. Yeah, so yun po lahat ng mga buto na ating gagamitin sa ating garden this year. Yeah. So napakarami po nating buto. Ayan. Kangkong, beans, ayan. Ayan yung ating mga buto from our basement to garden next year. So, yeah, hanggang sa muli po. Thank you for watching and ito pa muna ang ating gagawin. So, sa mga sunod po na araw, siguro mo ba, we're going to start planting na ang seedling sa ating basement. Yeah. Thank you for watching po and see you po my next vlog. Maraming salamat po.